Hi, it's me! Oh nga, sayang, hindi umabot yung comment ko because... Tawa ko dito sa because kay Chris Aquino. Ako si Boy Abunde. Ano ko, Nick? Oo, crazy! Talent ko yun, guys. Kaya ako galing si Boy Abunde. Hello, guys. Kamusta naman kayo? So, ayun, nag-aantay ako ng meeting ko with ABS-CBN. Ito ko natatama. Anyway, wala lang. Basta nag-reach out sila sa akin about sa mga vlogs ko nga. Oh my god! Hindi ko lang makikita nila to pero wala lang. Basta may project daw eh. OMG. Feeling artista. So yun, nag-aantay ako ng oras. 5:30 yung schedule ko eh. Zoom meeting. Anyway. Tapos ganito lang itsura ko, di ba? Na-t-shirt lang. Ito lang. Just be me. Ayan. So actually, itong video na to, kailangan ko mag-English kasi meron tayong subscribers, dalawa sila na gusto nila magsalita ako ng English. Their names are, Jen Tan, she's from Singapore, and RV Varma, he's in the Philippines, he's Indian, and yon. Your wish is my command. What's going on, guys? My name is Vince, Filipino YouTuber here in the US. I don't know what to say. To RV Varma and Jen Tan, shout out to you guys. Thanks for requesting. This is how I speak. It's a bit weird. Some people say they couldn't understand it for some reason. I don't know why. Ang arte kong magsalita, no? Anyway, I'm gonna speak English. I'm gonna be answering all your questions again. Or not even questions. All your comments in the latest video. What time is it? I still got 4 minutes. I guess I can join the meeting now. Alright, see you in a bit. 1 eternity later. I'll just pick up my order in McDonald's because I'm so lazy to cook my dinner. That's me. Thank you. So now we will go to Mariano's to get some Coke and Arizona. Wait, I'm gonna make it. Let's go get some Coke and Arizona. Again, this video is for RV Varma and Jen Tan from Singapore. RV's from the Philippines, he's Indian. Where's the Coke? Okay, it's on sale. So it says 3 for 39.99. I'm gonna get 3. Now let's get Arizona. OMG. Oh my gosh. One left for me. So now let's pay. So I just got 3 boxes of Coke and a box of Arizona. It's so effing cold. Home sweet home. So let's check if I have any mails today. Mail room. No mail. Alright, we're going up. See you in a bit. And we are back, everyone. So I'm gonna air fry this chicken. I'm gonna cook something for tomorrow. So I just put flour, salt, pepper, lemon pepper, thyme, paprika, garlic powder, sage. Basically I put everything. I'm not sure if it's gonna taste good. Let's see.
And we're gonna use this cream of chicken just to top with our air fried chicken breasts. I guess we're gonna use two of them. Hey, focus! There we go. And let's start frying some chicken. Again, this video is for Genten. Shout out to you and RB Barma. And we're gonna choose, I guess, this or this. Both of them are chicken. I don't know. Probably, I guess this one. ₱30. Jeez. Anyway. We're gonna throw this away first. And that's it for the English vlog. Transform in Tagalog in 3, 2, 1. Ito na nga tayo, mga kaibigan. Because we're gonna Taglish, because we're gonna answer some questions, or we're gonna answer some comments. Some comments. We're gonna answer the comments. We're gonna answer the comments, okay, game. Without further ado. Okay, before anything else, if bago ka sa channel na to, if ngayon mo lang ako nakita, ako po si Vince, YouTuber here in the US. Sana mag-subscribe ka para parte ka ng first 1 million subscribers. So yun nga, binavlog ko yung mga ganap ko dito sa US, Amerika. Tapos sinasagot ko yung mga comments nyo sa latest video. Okay, game. Diana Wiza Sistina. Hello, sir! Hi, Diana! Una ako, wow, unahan. Unahan talaga to eh, kaya salamat. Jinsen Cano, sana all snow. Present, Kuya Vince. Oy, Jinsen, grabe. Tropa pits na tayo kasi palagi kang nandito sa nakatambay sa channel, so appreciate it, bruh. Sana magka-snow dyan sa Pinas. Naku, hindi magka-snow dyan. So, papakita ko na lang sa inyo. Next, Pinay in California. Hi, kapatid. What vlogging camera are you using here? Salamat, post. Canon G7X Mark II. So, yun yung gamit ko po. Pinay in California. Vincent Luis Ocampo. Alright, may bagong papanoorin naman ngayong gabi. Alright. Thanks, Vincent. Uy, katukayo pala kita, bruh. Jaytan. Hi, Sir Vince. Ask ko lang magkano pa magagastos dyan if kakain kayo sa labas. Curious lang. If medyo fine, hindi man fine. I mean, pag medyo, yun nga, shala-shala. Dito sa amin, ha, syempre, depende naman kung nasa ang lugar kayo. I guess, kami umabot kami ng, paano ba? Dalawa na kami dun, siyempre. Mga 100 plus. Mahal ba? Sa mga nandito sa Amerika, sabi nga sa akin, kung mahal ba yung $100? Sa ano ha, siyempre sa magandang kainan, mahal ba yung $100 para sa dalawang tao? Let me know, kasi hindi ko rin naman alam ano ba yung mura, ano ba yung mahal para sa inyo. So for me, yung $100 is parang too much. Hindi siya yung pang everyday, siyempre. Mahal siya for me. So yung mga mura, ano ba yung mura? Kakain sa labas, McDo, yung ganun. Yung talagang parang, ano, pantawid gutom, ganun. Magkano ba yung McDo? Mabot $10 siguro, 10, okay na yung 10. Let me know kung mahal, don't judge me. Cricket Aya. Thank you, Sir Vince, for answering my question. You're very welcome. May mga relatives din ako dyan sa Illinois. And naging choice nila to settle there instead of Nevada, kung saan andun yung ibang family nila. Sa may Elgin, Illinois. Yeah, I know that place. Nakatira yung mga relatives ko. Anyway, stay safe, Sir Vince. Since palagi na lang may snowstorm dyan. Maingay ba? Sorry, narinig nyo yung air fryer eh, no?
May snowstorm no storm warning ngayon dyan sa US. I know, grabe yung snowstorm. As in, kaya nga na sinabi ko sa inyo. And if you're following me on Instagram, ilang beses ako na natawag dito na stuck sa snow. And it's not cool, it's not fun. Stay warm and God bless. Stay warm din sa iyo, Cricket Aya, at sa family mo. God bless you too. Zaira Denise, yon! New feed ulit. By the way, thank you po sa pag-answer po sa question ko sa IG Kuya Vince. You're very welcome, Zaira Denise. Kung meron ka pang tanong, chat me sa Instagram or comment down below. God bless and stay safe. God bless you too. Stay safe sa iyo, sa boyfriend mo kung meron man. Sa family mo, stay safe sa aming wifey. Thank you. Thank you so much. Hi, it's me! Oo nga, sayang, hindi umabot yung comment ko because... Tawa ko dito sa because kay Chris Aquino. Ako si Boy Abunde. Ano ko, Nick? Oo, crazy! Talent ko yun, guys. Kaya ako gayon si Boy Abunde. Hindi umabot yung comment ko because... Hindi umabot yung comment mo because na late ka na. Joke, aga-agahan mo. De, joke lang. So yun, nung nag-comment ka, na-edit ko na yung vlog. I mean, naka-vlog na ako nun. So, next. Kim Crisostomo, classmate, waiting sa 1 million mo. 1 million? 1 million mo, tol. Ha, good luck. Salamat. Pag talaga ako nag-1 million, chong, i-libre kita ng ano na. Ano ba sa isang pango? May pango. May padulas. Mitch Gion. Hi, Kuya Vince. Tanong lang kung may Kmart po ba dyan? Ha ha. Kasi dito sa Guam walang Target, walang Target, walang Target or Walmart. Kmart? Meron dito Hmart, yun yung Korean, malaking Korean supermarket. Maraming brands yun. Check natin Google kung may Kmart. Hey Siri, where's the nearest Kmart? The nearest one I see is Kmart on Beverly Road in Northern States. Ay, meron! Is that the one you want? Yep. Perfect. I can call that location or get directions. Which would you like? So, merong tatlong Kmart dito sa amin. So, yep, meron pala. Hindi ko alam. Sakto kasi may ko sa Korean food. Next is Angelina Herrera. Heart, heart, heart! Next is Harold Badwa. Sarap ng ice cream, Kuya Vince. Thank you, stay safe. Thank you, Harold, at sa wifey mo. Excuse me. Ernesto Pogi. Salamat, sir. Nasa introduction ako. May line. Ba't ba ako ganun magsalita? May line na ako sa T-Mobile, sir. Dami pala scammers dito, sir. May mga nag-send ng link sa cellphone para sa price kuno. Minsan may natawag pa. Pag nakasalubong ko kayo, sir, papapicture ako. God bless. Papicture talaga. O, picturean tayo, bro. Oo, ako din. Nung bago dating ako dito, nung nagka-SIM card nga. SIM card? Nung nagka-line ako. As in, sobrang daming tumatawag. Minsan robocall yun, di ba yung mga robocall, minsan totoong tao talaga. Ako naman si Sagot, entertain hanggang sa nalaman ko nga na huwag daw ganun. I-direkta ka agad sa voicemail. Ganun yung gawin mo, mag-setup ka ng voicemail mo, libre naman yun. Para kapag hindi mo kilala, kasi ang dami talaga scammers, sobrang high-tech nila dito. Alam mo pag sumagot ka, kapag high-tech yung ano mo, yung scammer na yan, kahit habang sagot mo, matatrakan nila, tapos kaya nila kunin yung info mo, that's so scary. So, take it from me, huwag ka sumagot pag number lang. I-direkta mo agad sa voicemail. You're welcome. At saka, by the way, Ernesto, kung importante naman kasi yung tawag, mag-leave naman yun ng voicemail eh. At yun, pwede ka mag-call back, right? Joel Adoptante, Kuya Vince, patour naman sa malaking gym dyan. Hehe, ingat lagi, Kuya Vince. Nako, hindi pa ako nakapunta sa malalaking gym. Yung gym namin dito sa apartment, sa building, meron, pwede ko ulit puntahan para sa iyo, Joel. Pero, ano lang yun eh. Yung mga basic ano, mga dumbbell, yun, yung mga normal, may treadmill, pero wala doon yung mga pang fitness first, mga Planet Fitness, yung mga pang malalaking G-man, pang ano lang kami, kumbaga sa Pinas, ano lang kami, Bakal Gym. So yun, Bakal Gym 2.0. Pag siguro napunta ako sa isang gym, pwede ako magano. Can I inquire? I just wanna see the place. Yan, ganun, para sa'yo. Next is Justin Ocampo. Sir Vince, thank you po sa answer. More subs to come. Sana, more subs to come. Next is Mabel ko. Hello Sir Vince, kamusta ka po? Okay naman ako, kamusta ka din Mabel? By the way po, regarding sa education dyan sa Chicago, mahal po ba? And pwede bang makastudy dyan mga kids kahit tourist? Yung mga public school dito maganda, in fairness. Pero depende yun sa place. Kaya kapag kunyari nandito ka, make sure doon ka sa district na maganda yung school.
pag maganda yung school, ibig sabihin mahal din yung titiran mo kasi nga maganda yung school. Dito, gaya na sinasabi ko, hindi mo pwedeng basta-basta ipasok yung anak mo sa among gusto school. Siguro pwede pag-private, pero which is sobrang mahal. Mahal talaga, promise. Dito yung mga public school maganda. Maganda yung itsura, actually. Walang pangit na itsura. Pero ang tanong is, maganda ba yung quality of education? So, machi-check mo siya sa Google. Ang pangalan niya ta, niche.com. Basta nag-google siya, tapos nandun yung rating ng school. Yung sa tourist visa, kung pwede mag-study, search natin. Okay, so kapag naka-tourist visa, mabil ko, bawal. Kasi sabi dito, visitor visa is intended only for non-immigrants who wish to travel the United States on a temporary basis for pleasure, tourism, or medical treatment. While this can include a short course of study that is recreational in nature, it cannot include course work that will count as credit towards degree. Hindi po. So, to answer your question, nope. Thank you po sa pagsagot, sir. More power. Power! More subscribers. Subscribers! More blessing. Blessing. More blessings to you too. Always stay humble and wacky. Wacky kay Rai. Natutuwa kami sa vlog mo, sir. Maraming salamat. Dami kaming tawa. Good vibes lang. Babol. Na homesick ka din po ba, sir? Like, gusto mo nang umuwi dito sa Pinas sa first month mo dyan sa Chicago? Okay, magandang tanong. Na-homesick ba ako? Oo, na-homesick ako noong first few months. Kasi di ba nga, kung napanood mo yung mga unang vlog ko dito sa US, andun kami sa suburbs, sa malayong lugar. Sobrang suburbs ah. Tapos, first few days yata or weeks, siguro wala pa kami internet noon. Di pa kami nakapagpakapit. Sobrang hirap, promise. Na-homesick ako, pero to the point na hindi naman gusto mo yung Pilipinas. Na-miss ko yung tropa, family, relatives. Pero since bet na bet ko talaga dito sa Amerika. I mean, akala ko lumindol. Ano ba yun? Since bet na bet ko dito sa Amerika, naka-adjust naman ako agad. Though, I mean, hindi agad, pero maski na homesick ako, naaliw ko yung sarili ko. Alam mo, baliw ba na? Sana nasagot ko yung tanong mo, Mabel. Justin Ocampo ulit. Sir Vince, sponsor na po ba ng agency ang visa pag sa POEA naghanap ng trabaho? Alam ko, oh, kapag kunyari doon ka sa POEA, meron silang mga contact, tapos sila na rin yung magsasponsor ng visa na yun. Pero working visa yun ang alam ko. Pero feeling ko okay din yun kasi nga, di ba yung mga agency, pag may mga agency ka, ay nga, may agency, yung mga agency, tied yan kay POEA, tapos doon, sila na bahala lahat. So, yun, to answer your question, magulo ba? Basta yun, kapag, syempre yung mga agency naman is, ano yan? Ano ba tawag dito? Governed. Wow, governed sila ng POEA. So, lahat ng mga OFW na lalabas nga ng bansa, mga Pinoy na lalabas ng bansa para maging OFW. So, sila na bahala doon, ang alam ko. Iken 13, sa New York po, 3,000 minimum sa apartment. Grabe ang mahal. Sa part ng New York? Downtown? Siguro downtown, no? Midtown, uptown? Mahal. Grabe, no? Dito sa amin, nasa uptown ako ng Chicago, uptown, kasi siyempre downtown, siguro mga ganito rin yung preso. Pero itong 3,000, nandun talaga to sa heart of Chicago. Nandito ako sa uptown, downtown, alam mo yun. Yun yung downtown, yung nandun sa may mga matataas na building. Mahal talaga dun. So, next is Diana Wiza Sistina ulit. Hello sir, thank you sa pagsagot, tagal na akong subscriber mo. Uy, talaga, buwang. Thank you so much, Diana. Sana makapagtrabaho din ako dyan. My dream country, America. Hollywood Walk of Fame. Wow. Alam ko, I know the feeling. Been there. Makakarating ka rin dito. Basta mag-research. Makakarating ka dito, I swear. Harold Bato, road to 1M na to. Pagkakalak ko. Thanks, Kuya Beats. Harold, ako. Anong size? Anong din size ng pamo? Mahal ka ba sa chocolate? Chocolate! So yun. Maraming salamat sa mga sumusuporta talaga. So here, from the bottom of my heart. AJB. Sir Vince, pa-shoutout po. Shoutout AJB! Shoutout AJB. Tanong ko lang po, ano po kayang course sa college bukod sa nursing, ang pwedeng mag-petition sa akin dyan sa Amerika? In ilang years po usually ang contract ng isang nurse? More power to your vlog, bro. New subscriber here. Other than nursing, accountancy, lalo kung CPA ka. May kilala ako, hindi ko alam kung viewer ko siya. Viewer ko yata siya. Tawag dito, CPA siya. Tapos sabi niya, mga 3 years din yung inantay niya. Or 2 years lang yata. Namanggit ko na to before. Nakapasok siya dito sa
accounting firm dito sa America, which happens to be yung owner ng accounting firm is Pinoy, ang hinahire niya lahat mga Filipino CPAs. So yun, other than ano pa ba, kung hindi CPA, siguro feeling ko yung mga ano professional like engineer, architect, yung mga ganun. Kung hindi naman talagang college degree, kung vocational, pwede yung nursing aide or yung CNA. Yun, pwede yun. Mabilis din yata yun. Yata. Thomas Bautista, H1B po kayo Sir Vince or EB3 visa? Thanks po. EB3 visa ako, Thomas. John King, last. Kuya Vince, anong major nyo sa BSBA? Ipasal mo naman kami sa magagandang lugar sa Chicago. Next vlog mo po, haha. Sana manotice first time ko po mag-comment. Hoo-hoo, ba't umiyak? Ingat ka po dyan. Course ko sa FEU was Bachelor of Science in Commerce, major in Internal Auditing. Business ad na siya ngayon kasi obsolete na yung commerce. So, commerce/business ad. Major in Internal Auditing. Ayan. So, oo, kapag may time ako, itutour ko kayo ulit sa Chicago. Sobrang busy lang ako ngayon. Meron lang ako pinaghahandaang, basta may pinaghahandaan lang next month. Basta, malalaman nyo din. Tina! Oy, Tina! Tawag dito, pag-translate na lang kay RV yung English. At least nag-English na ako sa Tagalog. Ay, sa Tagalog. Sa unang part. So, yun. Miss you, Tina. So, totoo. Ano fave season mo? Anong season? Ah, season dito? Favorite ko, syempre, winter. Pero yung, hindi yung winter storm, hindi yung snow storm. Gusto ko yung pakit-pakit na snow, yung mga lumilipad talaga. Minsan kasi para sa ulan tapos... ganun talaga. Sobrang lakas. Yun yung hindi mo kayo. Gusto ko yung pakit-pakit lang. Pero yun nga, bilang naranasan ko na winter pa din talaga. Kasi karamihan gusto nila fall eh. Maganda kasi yung fall, hindi masyado malamig. Malamig, pero hindi masyado malamig. Gets, hindi rin siya mainit. Ayun, tapos maganda. Tsaka or yung spring, maganda kasi yung kulay. Very ano, tag dito, pag fall, ano, yun yung parang orange yata yung kulay. Kasi nga, mamamatay, di ba yung ano, yung mga dahon-dahon, ganyan. So, magiging orange or red. Ang ganda ng kulay ng paligid-ligid ay puno ng tinga. Yun, dami ko na sinabi, diba? Edward Encarnado. Salamat. Haha, tanong ko ulit, Lods. Magkano pa nagastos sa pag-apply ng visa? Paano po at saan? Haha, shoutout ulit, Lods. Salamat at keep safe. Unang tanong ko sa'yo, Edward, bro. What kind of visa? Is it tourist or immigrant? Let me know kasi para maano natin, talaga mahimay natin. So, sige, ito na, mabilis lang. Pag tourist, around $160 as of today. $160 po siya. Pag tourist visa. Kapag immigrant visa, price in Philippines. Ayan, kapag employment, kapag immigrant visa, $345, guys. So, yun yung binayaran namin. Per head. That time. Ay, hindi pala. I mean, ito yung ngayon. Pero around ganun din, 300 plus. So, yun, dollars. Edward pala. Edward, let me know. Comment down below kung meron pa ibang mga tanong. Leonard Luzon, Visayas. At sa Mindanao, Leonard Luzon. Well, iba naman kasi racism dito sa US. Spanish colonies, guys, makinig kayo. Medyo ano yata to. Legit information. Sa Spanish colonies, especially Philippines, banned ang slavery unless if you're non-Christian, captive from wars, and you can trade them legally in the past. Mostly Africans were enslaved during European colonialism. Bro, Vince. If you live long enough about the history ng US, especially when you're about to take citizenship, you'll know why America became the beacon of hope for centuries. Although this is not perfect, she's still trying to be the best nation in the world. I know that. Kaya ako nandito. America is the best nation. De joke lang. I mean, well, let's accept it. I mean, di ba, America talagang napaka-powerful na country, land of opportunity. So, yun, guys. Pero mahal ko rin ang Pilipinas, syempre. Alam nyo yan, tatagalog ako. Lahat ng pagkain ko dito, Pinoy. Talaga parang ano, nandito lang ako pero very Pinoy. Alam nyo yun? Emil Santa Ana, pa-wash out next vlog. Sarvin, tsaka pengen na din ang Chicago popcorn. Shout out to Emil Santa Ana. Punta ka dito, bibili kita ng popcorn. No? Masarap yung mga popcorn dito, by the way, guys. Other than... deep dish pizza, Chicago style hot dogs, and Chicago popcorn. Yun yung mga dapat nyo i-try pag pumunta kayo dito. And lastly, yes, George Bao. Hello po, tanong ako, ano?
Hello po, may tanong ako, first year college pa lang ako pero may balak ako na mag-migrate dyan at magtrabaho. Ano po ba applyan ko habang nandito pa ako sa Pilipinas at may opportunity ba na mga BS Hospitality Management? Alam mo, yung mga nasa hospitality, marami talagang opportunity yan. Mapa-cruise, actually doon yun eh, mapa-cruise sa mga hotels. Pero bilang pandemic, marami rin nawalan ng work, lalo sa hospitality industry. Siguro atay ka lang konti, mag-open naman yun eh. I mean, doon naman din ulit tayo papunta, diba? Mag-open naman ulit. So, try ka lang. Active pa ba yung job street sa Pinas? Kasi naalala ko dati maraming openings for hotel and restaurant. I mean, nasa hospitality industry noong 2 years ago, syempre. Hindi ko lang alam ngayon. Pero kung gusto mo i-level up yung job search mo, gaya ng ginawa ko, lahat ng companies na alam mo, or actually Google search lang eh, jobs. Ano ba? Kunyari, hospitality jobs in the US. Tapos lagay mo rin Philippines para ma-search, para ma-narrow down mo lang yung search mo. Yun ang una. Direkta ka na sa site mag-apply. Kasi minsan, masasaktuhan mo na mag-tawag dito na willing sila mag-sponsor ng visa. Kung hindi naman, try mo sa mga agency sa Pilipinas. Marami yon, for sure. Maraming agency sa Pilipinas. Wala na kasi yung website eh. Yung dati, sikat yung workabroad.ph na website eh. Wala na yata yun ngayon. So, matagal na. Try mo yung job street. Kung wala sa job, kung active pa yung job street. Kung wala doon, direkta ka na sa site. Minsan makakatulong, actually hindi nga minsan eh, most of the time makakatulong yung power of connection. Kapag meron kang kilala na nasa hospitality industry tapos nandito sa Amerika, tanong mo paano niya ginawa yung journey niya. So pwede mong gayahin, actually, ganun. Yun na yung mga tanong ng mga madlang people. Ilang minutes pa ang tawag dito? Oh, 3 minutes, grabe, ang tagal ko nag-vlog. Grabe. Mukhang malayo pa sa katotohanan, guys. Parang ang 3 minutes lang daw siguro isa pa. Tignan nyo naman. Ang puti-puti pa niya. Sabagay, white meat ang breast eh. Pero kulang pa to. Okay, so yun lang. Ayoko na rin pahabain, guys. Kasi mahaba-habang pag-e-edit na naman to. You know. Hindi ko alam kung pwede ko i-share. Kanina nga, meron akong interview. Interview? Kanina meron akong nakausap na nag-reach out sa akin from ABS-CBN OMG. Kala mo, may artista pala ako. Joke lang. Hindi siya about pag-artista, pero meron akong project with them. Oh my God, sana, di ba, mag-post. Kasi maganda siyang, parang portfolio or, yun nga, project sa akin. Kasi, ano ba, yung parang biggest, ang pinaka... project ko so far, ano ba? Yun nga, yung Shopback, siguro, I guess. Kasi kilala yun eh, yung Shopback PH. So, yun, guys. So, sana masuportahan nyo rin ako. Ano ba yun? Sana masuportahan nyo rin ako. Follow nyo ako sa Instagram. Sobrang active ko dun. Pero if may mga tanong kayo about, na pwede ko i-vlog about sa Amerika. Amerika, ganap-ganap ko dito, ganyan. Dito kayo mag-comment sa, YouTube. Kasi, sasagutin ko siya sa susunod na vlog. So, yung mga very personal na tanong na ayaw nyong sagutin ko sa vlog, doon nyo i-ano sa Instagram. Pero, yun nga, until now, nagbabacktrack pa rin ako kasi ang daming messages. So, kala mo, influencer. So, yun. Inisa-isa ko naman pa din siya. At sa mga viewers, yun nga, gaya ni Zaira Denise, buti nabasa ko na yung comment niya. Ano pa ba? Okay, 48 seconds lang daw. Siguro, I guess that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you've reached this far, if you're still watching, thank you very much. Ibig sabihin, talagang hindi nyo ako iniwanan. Umiyak. Ganyan, gaya nung pag-iwan niya sa akin dati. Joke, ano ba yan? Yun lang. Again, thank you so much for watching. I will see you on my next vlog. Bye.